Yo, what up mga kabende? So, ngayong araw na to mag-re-review tayo or gagawa ng reaction video about sa diss track ni Rich Flow, no, para kay Jonah. So, bago natin umpisan tong review na to, si dahil ginawan kung bakit pala ginawan si Jonah ng diss track, dahil sa post niya or may idea ata na puro, sabi niya, puro kayo hip-hop. Puro kayo kultura ng hip hop eh, wala naman kayong pera. Kaya syempre eh, hindi naman about sa pera talaga yung hip hop eh. Kultura talaga yan na binibitbit dating-dati pa, no. So maraming magre-react dito, maraming magagalit, no. Pero check natin muna yung nilalaman ng kanta, no. So ito nga, tara. Ang pamagat pala nito, check natin. Rich Flow, no? So, ang artist pala ay si Rich Flow. Ayan, taga Pampanga po ata siya or Pamungasinan. Basta bandang dyan na area. So, ang pamagat ay Bruskong Jonah. Jonah, Brusko Diss. Hindi ko na papatagalin to. Ito ay music video, no? Yari si Jonah ngayon. Maraming nagagalit sa kanya. Simple lang yung ano yun. Kultura ay binababoy na ng mga peme. May nangunahan itong Jonah Brusko kung ta peme. Puro daw tayo kultura. Hey. Pero walang mga pera. Binababoy na ng mga peme. May nangunahan itong Jonah Brusko kung ta peme. So intro pa lang, no. Yan natin yung hook niya, no. Kulturang binababoy nitong mga tapete. Pinangunahan ni Bruskong Jonah po tapete, no. Basta ganun, no. Yun yung hook niya, no. Tara, tuloy na. Yan, o. Yun yung trending niya. May idea ata, alam ko eh. Pero di ako sigurado. Ano, puro daw kultura pero wala namang mga pera. So ngayon binabatikos ngayon ng mga hip hop community about sa My Day or post, sa post ni Jonah, no. Kumusta ba ang rap? Anong bagong balita? Panibagong mga rap ngayon ay naglipana. Iba-ibang style, you can see the difference. Pero ilang sa mga to, it makes no sense. Jonah Brusko, daming pinagsasabi, wala namang relevance. Mukhang demonyong natae. Mukhang demonyo na tayo. Ano kaya tsura, no, no? Demonyo. Tas natatay na demonyo. Kaya anong karapatan mo dito sa aming kultura? Ang kasikatan lamang pinupunto mo at pagkapera. So, yun nga po yung pinupoint niya, no? Na bakit nakikisali ka? Or bakit nakiki-keep up ka, no? Kung yun naman pinag-iayabang mo na pera. Puro pera lang. About sa pera. Shit, iyon na ang pera iho. Yun nga na, iyon na yung pera iyon. Pero sa'yo sigurado, walang rumirespeto. Kaya umalis ka dito. Di ka dapat makapilang o mahirang. Katulad mo kapilang sa mga mapapanirang. Mga anay sa pagkasakit. Isa kang nakikiani na hindi nagtatanim. Bars, man. Isa kang anay na hindi nagtatanim, no? Anghang nun, bro. Talagang yun. Kasi maraming iba yung nakiki-hip-hop lang, no? Na tawag nito. Kunyari, yung iba nakiki-hip-hop, gumagawa na lang ng rap dahil uso ngayon yung hip-hop, no? Nasa mainstream na. Kumbaga, sumulpot na lang sila dahil sikat yung uso yung hip-hop ngayon. Hindi katulad nung iba na simulat sa pool, no? Andun at andun na. Kumbaga, yung kultura kasi hindi yan sa rapper lang, ano yan, pananamit mo kung paano ka manamit, kung paano kung ano matugtugan mo, tas ano yung ano mo talaga, yung gusto, no, yung sa pagkatao mo, ganun. Hindi yung nakikisama ka lang, ay nakikisama, nakikisali ka lang dahil sikat yung hip hop. So ganun yung pinupoint niya dito. Siguro maraming naglabasang diss track ngayon, no, about kay Jonah, no. Kung
si Joe na nga pala ay isang ano no, member ng ano, leader ata ng Brusco Brothers no. Yun yung nagba-vlog yan, taga Laguna natin or taga Cavite, basta ganun di ako sigurado, pero check nyo na lang sa YouTube no. Yura. Pero wala mga pera. Tinawag mo sarili mo na isang hari. King Lebron, doon ka na yan. Tinawag mo yung sarili mo na hari. King Lebron, doon ka na yari. Ayos lang naman i-claim dahil sa pang-idolize. Pero supot ka pa sa game, di pa circumcised. Brusco, pero pangalan mo Jonah. Pangbaklang humahada. Brusco, pero pangalan mo Jonah. Pangbaklang humahada. So yung Jonah nga naman no, pambaba, pero unisex naman, pwede sa lalaki, pwede sa sa babae yung pangalan na yun no. Pero yun yung tinitira niya kasi malambot yung pangalan ni Jonah, pero Brusco yung tropahan nila no, pangalan ng tropa nila. Siyempre Brusco, mga maangas at anong tawag, lalaking lalaki na pag sinabing Brusco. Rookie ka pa lang, magretiro ka na. Wala ka sa katayuan na sabihin mga tao na puro lamang kultura. Dahil wala ka pa dito na nalaman, e matagal nang tinaguyod ang laro. Kaya sa iyong kahibangan, wala sa iyong re-respeto. Wala kang bilang hibang, kaya easy ka lang. Pera meron ka niyan, respeto alaos naman. So yun nga yung iba kasi sobrang taas na tingin sa sarili no. Pero siya kasi parang inaano niya na may pera o kaya wala no. Kasi sa kultura naman sa hip hop, hindi naman about sa pera talaga yung labanan eh. Yung proseso, yung dedication mo kung bakit ka andyan no. Kaya daming umapilang mga rapper talaga nagalit sa kanya dahil parang pambabastos yun eh, parang ganun eh. Kasi syempre yung kultura ka naman ng hip hop, it's not about money. So yun nga, maraming magsusulputan talaga ngayon. Man, yeah, isa kang mangmang, Jonah Brusco. Mag-vlog ka na lang. Pwede may pinababuri na naman mga peke. Pinangunahan netong Jonah Brusco, puta peke. Yeah, angas din yung hook niya yun, oh. Sobrang catchy din. Tayo kultura, pero walang mga pera. Mga peke. Pinangunahan netong Jonah Brusco, puta peke. Yeah, puro daw tayo kultura. So hanggang doon na nga lang no. Sobrang solid. Chill lang yung vibe, yung beat sobrang ano, yung hook pala sobrang catchy no. So yun nga yung nilalaman nung dish niya kay Jonah no. Patay tayo diyan. Abang-abang tayo mga kabete at maraming lalabas din dito na ano no, mga diss track. Pero may nakita pa akong isang diss track eh, si kay Elvis ata. Review natin yung mga kabede. So hanggang doon na lang yung ano natin pag review ng kanta no. Kung nagustuhan nyo, comment kayo dito kung anong trip nyo ipa-review sa akin. Tapos kung bago ka lang sa channel ko, subscribe ka na The Green Paradise. At marami-rami pa tayong re-review yung kanta no. So hanggang doon na lang. Adios!